Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang natulad na daw po ang Denver Nuggets sa Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Naibalita ko na nga sa inyo mga ka-trops, na hindi na nga naging maganda ang relasyon ngayon ng kanilang head coach na si Mike Malone sa Denver Nuggets dahil sa palpak na mga desisyon ng kanilang front office ngayong offseason. At isa na nga sa mga hindi nagustuhan nito ay ang pagpapabayaan nila na umalis si Kentavious Caldwell-Pope sa loob ng free agency market. Sa katunayan, wala rin naman nga daw po silang nagawa para lamang mapanatili ito. Kaya naniniwala na nga ang ilang mga fans at analyst na dyan na nga daw po posibleng magsimula ang pagkakaroon ng kanilang kupunan ng gulo at drama kagaya ng mga nangyari noon sa ilang mga championship team. May isang fans pa nga ang nagsabi dito na napansin nga niya na nagaya nga daw po ngayon ang Denver Nuggets sa naging kapalaran ng NOI 2020 championship team ng Lakers kung saan makalipas ang isa at dalawang taon mula nang nakuha nila ang titulo ay agad na nga silang binuwag ng kanilang front office. Yes, hindi man lang po sila binigyan ng pagkakataon na makabawi sa kanilang team. At iyan nga ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa lineup ng Denver Nuggets. Pero ang pagkakaiba lamang nga daw po sa kanilang dalawa, ay isa nga itong karma para sa mismong head coach ng Denver na si Mike Malone matapos masubrawan ang kaiabangan nito sa nakalipas na dalawang taon sa NBA. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Napag-usapan na nga natin noong nakaraang araw na isa nga daw sa mga posibleng move na gawin ng kupunan ng Philadelphia 76ers bago pa man sumapit ang trade deadline next year ay ang pagkuha nila sa isang trade kay Jared Vanderbilt mula sa Los Angeles Lakers. At possible nga daw po nila ditong gamitin bilang kapalit o trade assets ang kanilang player na si Caleb Martin na isa rin naman sa mga manlalarong matagal ng target na makuha ng Lakers kaya malaki nga ang posibilidad na mangyari ang ganitong klaseng trade. At gayong nabanggit na nga natin si Vanderbilt, kalat na nga po ngayong araw sa social media ang balita na possible nga daw po na hindi ito makapaglaro sa preseason at sa unang mga laro ng Lakers sa regular season bunsod ng pagtatamo pero nito ng injury sa kanyang paa since hindi nga siya sumailalim sa operasyon ngayong offseason. Kaya dahil nga dyan ay may ilang mga fans na nga ang nagsabi na dapat na lamang nga daw itong e-trade sa Philadelphia 76ers kung magiging prone to injury lamang siya next season. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.